Okay guys, so daan tayo sa treadmill tayo. Kita pa ako dito. Puro chan lang kita. Puro chan lang kita. Yan. Yan. Okay. Yan, treadmill tayo. Okay, hello, hello, hello. So ano ngayon? Third day, 3 days na yung shelter in place, stay at home, aka lockdown, yun. So 3 days na dito, no? Before anything else, yung mga shoutout natin, eto na kasi may time eh. Okay? Si Renz Cervantes, Angelo Legaspi, so yan, Angelo Legaspi, medyo nalito yung shoutout. Okay? And DRSA TV, nag-sub na ako. Kevin Wayne Pinlock, syempre, yung mga ating usual. Si Yus Villafranca and Jason Chang Coco. Okay, so, 3 days. Dami ako naisip na vlogs, no? So, later on, baka gumawa pa ako. Kasi, may mga topics like, bakit kailangan mag-panic buying or bakit may mga nag-panic buying daw ng guns and ammo? Eh ano ba, babarilin nyo daw ba yung virus? Diba? And then another topic is, bakit all of a sudden, biglang dumami yung preppers? Biglang dumami! Akalain nyo yun, dati ang sabi nila mga preppers daw are crazy. Ngayon, biglang dumami yung crazy, ang preppers. So bakit? Paano nangyari yun? Diba? Magandang topic yon. And then, nakaisip ako, ano yung 3 basic guns in a pandemic? Yan, related yun doon sa topic kanina, sabi ko. Yung mga nagtatanong, bakit kailangan yung bumili ng baril? Eh, babarilin nyo ba yung virus? Mga ganun, sasagutin natin yan. And then, what else? Yung ano pa, ang magandang topic din sana yung Coco Pimentel fiasco. Maganda rin yung discuss yan. Maganda, very interesting. Considering na yung kapatid ko, palagi din nagsashopping sa SNR. Maganda yung discuss yan. And then, looting. Maganda rin i-discuss yan, no? And, ngayon, mag-ingat sa mga Pilipinas, sa Pilipinas. Pag nag-post daw kayo sa social media, pwede kayong kasuhan, hahanapin kayo ng ano. Parang naging ano eh. Parang baliktad kung sino pa yung nagbibigay ng info. Paano kung hindi mo naman alam na hindi pala totoo, share mo lang. Habulin ka pa rin ng PNP, Cybercrime Division. Masyado naman silang OA. Diba? So, ang gusto mo pala, wala. Parang tinetreten nila yung free speech na, oh, manahimik lang kayo. Huwag kayong magsalta kahit ano. Parang gano'n na nangyari. Okay. So, una muna, dito tayo sa ano. Kita nyo, nagtitreadmill ako. Third day. Sabi ko, pag-usapan natin yung ano, lockdown or stay at home or community quarantine na yan, yan or extreme enhanced community quarantine with Ginkgo Biloba with lecithin added. Mga ganyan. Pag-usapan natin. How to overcome cabin fever. Yan. Kasi kahapon sabi ko, parang ano, alagaan na yung cabin fever na. Before anything else pala, nung in-announce nila yan 3 days ago, magkakaroon ng ano mamaya, shelter in place, or lockdown, stay at home. Sabi ko, wala pang alas 12, alas 12 ang start, no? 12 midnight. Wala pang alas 12, pero parang gusto ko lang lumabas. Iba pala yung psychological effect na pagsasabihan ka na hindi mo pwedeng gawin, mas lalo mong gusto gawin. Sabi niya, umayos ko, alas 11 yung gabi, saan ka pupunta? Pero parang gusto kong lumabas eh, hindi ako matulog eh. Pag iniisip mo yung lockdown, iba pala yung tama eh, human nature yun eh. Na pag sinabihan ka, hindi mo pwedeng gawin, yun ang gusto mo naman gawin. Human nature. So, isip, sabi niya, tiyatanong ko yung mga kapatid ko, ang mag-anak ko sa Pilipinas, sabi niya, anong ginagawa niyo? Kasi nauna kayo din mag-lockdown, di ba? Anong ginagawa niyo? Para hindi kayo mabagot
sabi na Ana, nagne-Netflix, naglalaro ng Mobile Legends, ganyan. Sabi ko, kahit pa paano, sasakit din mata mo eh. Nakakapo na, sabi ko, ah, parang sawa na ako manood. Nailo na ako kasi yung mata ko, yung eye strain. Sabi ko ganun. Nailo na ako, sabi ko, ah, I need to do something else. So, dapat ganun. So, kanina, sakto, kanina, pinalabas sa balita, 24 oras, to combat cabin fever, kailangan daw, need some sun. Kailangan may araw eh. Ayaw, hindi nga pwede lumabas eh. Siguro kahit sa bintana, di ba? Kaya pala ako nasa side lang sa bintana. Yan, need some sun. Huwag kang kain ng kain. Yan, number one. So, sa gabi, hindi na ako gano'ng kumakain. Snacks na lang or tea, tsaka bread. Tapos, exercise. Kaya ito, sabi ni Miss ko, oh, gamitin mo yung treadmill. Bumili-bili ka ng treadmill, hindi mo ginagamit. Ayan, so, ayan, nagamit ko na. And hopefully, magamit ko siya everyday na. Kailangan exercise. You need to keep moving. Pag hindi ka gumagalaw daw, pag naging couch potato ka, yung nakahiga, nakaupo ka lang, nakahilata, lalong maapekto ka ng cabin fever, depression, mga ganyan. You need to keep moving. Pero ang concern ko yun sa Pilipinas, kasi maliit lang space, di ba, ng bahay, hindi naman gano'ng kalaki. Minsan, yung salas kami, naranasan namin eh. Yung sa salas, doon na rin kami natutulog sa gabi. Maglalatag lang. So, you find ways to be creative. And sa tingin ko, yun nga, maganda yung may books, mga magazines, yun, may babasahin lang. Kasi, nakakasawa din talaga yung TV. Kahit may Netflix kayo, magsasawa ka din eh. Tsaka kasi yung mata, I don't know, nakakarindi rin. Okay. What else? So, mamaya, gagawa ko ng ibang videos yun. Nabanggit ko yung mga topics on the top of my head. Yan, kita-kita ulit tayo. Thanks for watching. Whoops!